naman kasi kahapon eh, pinapalayas ninyo si Dr. Ana. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit sarado yung clinic. Huminahon, huminahon tayong lahat. Pupunta ako si Mayor, hihingi ako ng tulong. Ha? Dito ka lang, Juan, ha? Bilisan niyo, Father! Juan, sorry siya talaga sa nangyari sa atin. Sana mapatawad niyo kami. Huwag niyo naisipin yun. Ang importante ay gumaling kayo. At saka mapapadali yun kung nandito pa si Doc Ana. Sana hindi pa siya nakakalis. Pwede sana mahabol ko pa siya. Juan! Juan! Alam mo ba kung saan nakadali si Dr. Ana? Opo, Mang Steve! Tara po! Sige! Mandito lang kayo. Kayo, ha? Bilisan nyo, Steve! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Bilisan si Dr. Ana! Dr. Ana, si Juan dito! No. Kailangan po namin ng tulong nyo, Dr. Ana! Juan! Juan! Nakalak mo! Saan nagpunta yun? Uy, bata! Yung... Wala na si Doktora dyan. Nag-ala sa baluta na. Nasa bus terminal na sila. Sige po, salamat na lang po. Mang Steve, kailangan natin naman siya abutan. Salamat, salamat po. Salamat po. Tara, tara, tara. Tara. Problema. Pagpapadala ako ng mga doktor na delubhasa dyan. Oo, ora mismo. Sige, bye! Donya Tomasa, bakit po parang tuwan-tuwa kayo? Margie, may epidemic. Maraming mga batang nagkakasakit. Donya Tomasa, bakit naman po kayo natutuwa sa ganun? It is my time to shine, Margie. Ano ba gagawin natin, Father, habang nag-iintay tayo ng mga doktor? Pero Mayor, hindi ako eksperto, pero sa tingin ko, food poisoning yung nangyari sa kanyang yan. Susuka, masakitan siyan. Ang alam ko niyan, kailangan bigyan ng maraming tubig para hindi sila mawawalan ng tubig yung katawan, hindi ma-dehydrate. Pineda, alika, Pineda. Utusan mo yung mga punis mo. Kumuha kayo ng maraming tubig. At siguraduhin yung malinis. Pagkatapos, patagdag kayo ng mga katre dito at saka mga kumon. Ali, tumawag ka na ng mga espesyalistang doktor. Sabihin mo, babayaran ko kahit magkano. Pumunta lang sila dito. At kapag ka magaling na ang mga batang nagkasakit, papasalamatan ako ng buong bayan ng San Juan Bautista. I will be such a shoo-in for the award! Michael, Michelle, saan napunta si Juan? Hanapin po daw nila si Doc Ana. O dito! Saan yun? Doc Ana! Saan na yun? Mang Steve, kargay mo kaya ako! O, sige, sige, sige! Doc Ana! Saan na yun? Nakita niyo po ba si Doc Ana? Dito, dito! Nakita niyo po ba si Doc Ana? Doc Ana! Ayun, nakita niyo po ba si Doc Ana? Doc! Doc! Nay! Ay, ayan si Donya Tomasa, babe. O, sandali lang, anak. Sandali lang. Donya Tomasa! Kumusta ang anak mo? Oh, nangihina nga po. Kaya kinakabahan ako eh. Oh, do not worry. Padating na yung mga doktor na pinapunta ko. As we speak, sumasakay sila sa aeroplano. Talaga po? Oh. Uy, mga kasama! Parating na daw po yung mga doktor! Magpasalamat tayo kay Donya Tomasa! Salamat po, Donya Tomasa. Don. Tara. Ayun, dun. Doc Ana! Mahanap natin siya. Ano oras mo sila dadating? Malapit na. Malapit. Huwag kang maiinip. Malapit na. Oo, kasi po, kawawa naman ang anak ko. Kawawa yung mga bata, oo. Oh. Larga na! Si Doc Ana! Tumama ko, Mang Steve! Doc Ana! Doc Ana! Doc Ana! Juan! Doc Ana! Hoy! Sige! Juan! Ano ba ginagawa mo? Maaksidente ka eh! Hoy, bata! Anong gusto mo? Huwag pa kamatay ka ba? Sira ulo ka! Doc Ana! Doc Ana! Juan! Naku, Sarah, kilala ko po siya. Hello, everybody! Padating na dito yung doktor na pinapunta ko. Huwag kayong mag-aalala. Sigurado akong magagamot ang lahat ng mga anak ninyo.
Marge? Yes, Dr. Tomasa. Nasaan na yung pinapatawag kong doktor? Ayoko mapahiya dito. Naku, eh, magkausap nga po kami kanina, Dr. Tomasa. Delay daw po yung flight. Ito ka na! Marami pong bata nagkasakit! At nando po sila lahat sa klinik! Bakit, Juan? Ano nangyari? Hindi ko po alam eh. Eh, nag-uusap lang po kami kanina ni Michael at Michelle. Tapos, bigla lang po sila nang hina, tsaka bigla po sila sumuka. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanila eh. Dokana, alam ko po na masama po loob niya sa mga tigasan ng Bautista dahil po sa pagpapaalis nila sa'yo. Pero kailangan po nila ang tulong mo. Ano ba ito? Kailangan namin kayo. Sige, Juan. Kahit galit sila sa akin, tutulungan ko sila. Tara, punta tayo sa klinik. Asa pa yung gamit nyo? Sito, Father, sito! Andito na po si Dokana. Ako, salamat sa Diyos, Doktora. Dumating ka kaya hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Ako pong bahala, Father. Titingnan ko po sila. Salamat, salamat. Inakapatay na po siya noon. Paano na mga anak natin? Inakabahan ako sa kanya. Baka lalong mapanong anak ko. Nagkaroon ng landslide at yung inaasahan natin ambulansyang darating dito, eh kailangan umikot ng malayo. Kaya siguradong matatagalan yun bago makarating dito. Ano natin? Sandali lang po, sandali lang! Sandali lang po! Andito po si Doc Anna para po tulungan kayo, para po tignan yung mga anak nyo. Eh dati pa naman po kayo yung pasyente eh. Kaya lang po nawalan kayo ng tiwala dahil po sinarinig nyo. Pero po dapat mas matakot kayo. Kung di titignan ni Doc Anna yung mga anak nyo, baka mapano pa sila ng gusto. Pahig ako. Basta Doc Anna, gamit yung anak ko. Awa ng Diyos, Father. Hindi naman po sila dehydrated. Tama po yung ginawa niyong pagpapainom ng tubig sa kanila. So talagang food poisoning ang naging dahilan ng sakit nila? Opo, Father eh. Wala bang pinuntahan yung mga bata na iisang lugar? O may nakain sila na iisang bagay? Yun na nga eh. Walang pasok ngayon eh. So hindi ko maisip kung paano naging pare-pareho nakain nila eh. Michael, Michelle, ano ba yung kinain niyo kanina bago tayo magkita? Yung maninggubat? Naubos namin dalawa ni Kuya. Maninggubat? Ano yun? Alam po yun, maninggubat, Dokana! May nagtitiwinda po ng ganun sa school namin. Mga kaibigan, kung pwede lang po pakitanong sa inyong mga anak kung kumain sila ng maninggubat bago nagkasakit. Kumain ka muna? Maninggubat? Dok, kumain daw po siya! Juan, kailangan ko makita yung maninggubat na yan para makita ko kung paano sila nalason, manapan ko ng gamot. Sige po, Dokana! Steve, pangangkas po ulit, ah! Sige, tara, bilis! Ba, mukhang kumalat na ang gano'ng kasarap mong manikong paninda. Hoy! Dahil sa binibenta mo, ang dami nagkasakit na bata! Hindi ko alam eh. Kung isang araw ko lang itong binibenta, nakuha ko yan sa gubat. Lasang mani. Masarap naman ah. Ito ka na. Alam niyo na po ba kung ano yan? Oo. Galing ito sa Tuba-Tuba plant. At marami na rin bata sa Maynila nilason nito. Kailangang inumin nila yung activated charcoal para dito kakapit yung lason ng Tuba-Tuba plant. Tapos, pagka dumi ng bata, kasama pong lalabas yung lason sa katawan. Oh, Michael, Michelle, sige ninyo. Maraming salamat, Juan. Tinulungan mo pa din kami. Oo nga, sana mapatawad mo talaga kami. Wala yun. Siyempre, maski ayaw ko sa inyo, oo, kaway ko kayo. Dapat tulungan ko pa rin kayo. Tsaka okay lang naman yun eh. Kahit papano, naging magkaibigan pa rin tayo. Tsaka, di ba, magkaibigan naman, minsan nag-aaway. Tsaka, minsan nagbabatirin. Teka, Juan. Ibig sabihin, bati mo na ulit kami? Yun oh. Naiintindihan niyo na. Inumin niyo na yan. Pag gumaling kayo, maglalaro ka agad tayo. Tsaka ayoko na ng lokohan, ha? Nay! Oo. Bilisan mo! Ano? Bakit? Lalabas na to, Nay! Oh, alika! Alika! Pigilan mo muna! Alika na, dali! Para malabas na yung lasa sa katawan mo, anak!
tanggalin niyo po talaga? Juan, ginawa ko lang naman yung tungkulin ko bilang doktor. Ang importante, nailigtas natin ang mga bata. At kung kumain pa ulit sila ng maning gubat, meron na tayong gamot para sa kanila. Sabi sa akin ni Father Sito, kinausap na daw po ng mga polis yung tindero ng maning gubat, hindi na daw po siya magtitinda nun. At hindi mangyayari lahat yan kung hindi dahil sa tulong mo, Juan. You know! Dok, Ana, maraming salamat po sa panggagamot niyo sa anak namin. Sorry di sa pagpapalis namin sa inyo. Nadala lang kami sa tapot. Naintindihan ko naman po kayo at hindi naman po ako magagalit. Kaligtasan lang naman po ng pamilya ninyo ang importante sa akin. Kaya wala po yun. Ako, nagkamali kami na pag-isipan ka ng masama, Dok, Ana. Napakabuti mo pala. Karapat-dapat ka talaga, kataas-taasan, kagalang-galang, anak ng bayan ng San Juan Bautista Award. Oo nga! Dapat ikaw manalo ng award! Tama. Mga kasama, mabuhay si Dok, Ana! Mabuhay! Ana, marami ka na pong natulungan kanina. Ibig po ba't sabihin yan? Hindi na po kayo aalis. Bilib nga sila sa akin. Pero ako, hindi mo na akong bilib sa sarili ko. Alam mo, Juan, nung nagpaprotesta sila para paalisin ako, kaya ko naman silang labanan eh. Kaso, mahina pa rin ang loob ko. Marami ka naman po natulungan kanina eh. Hindi pa po ba sapat yun para magtiwala ka sa sarili mo? Nakatanim pa kasi yung nangyari sa pasyente ko noon, Juan. Mukhang matagal pa na panahon bago ko maibalik. Dati kong tiwala sa sarili ko. Kailangan kong gawin yon para maging mas epektibo akong doktor. Kaya sorry ah, pero tutuloy ko pa rin yung pag-alis ko. Anak! Anak! Dalawahan niyo kami! Dalawahan niyo kami! Anak ko! Dok, Ana. Meron pong batang na aksidente. Eh, sa tingin ko po, kailangan ng tulong ninyo. Halika po, Dok, Ana. Tulungan niyo po. Kuhain kami sa kanan! Sir! Sir, tulungan niyo kami. Sir, tulungan niyo alam ko. Nandito na si Doktora. Matutulungan niya ang anak niyo. Dok, Ana. Dok, Ana. Sigurado ko. Ikaw lang makakapagligtas niyan. Juan, hindi ko alam kung kaya ko. Baka mapatay ko siya. Ito na yung pagkakataon ninyong itama ang nagawa niyong pagkakamali. Pagkakataon mo itong iligtas ang buhay ng bata. Maniwala ka lang sa sarili mo. Magtiwala ka, Doktora. Kaya mo yan, Dok. Posibleng may penetrating injury siya dala nung salamin na nabaon sa tiyan niya. Kailangan ko siyang operahan. Father, kailangan ko ng assistant para sa operasyon. Ako? Opo, Father. Kaya-kaya mo yan. Bilib rin ako sa'yo. Tara, dali na natin siya sa clinic. Buwan ni bata. Gabayan po kami, bossing. Sana na naman. Handa ka na, Doktora? Opo, Father. Simulan na natin. Scalpel, Father. Sko, kanina pa sila eh. Paano na kayo yung anak ko? Dapat po hindi po kayo mawala ng tiwala kay Father Sito at kay Dok Ana. Tsaka hindi naman po papabayaan ni Bossing yung anak nyo eh.
Gusto yung anak ko. Naisara na namin ang sugat niya. Stable naman ang kalagayan. Ligtas na siya. Salamat po. Maraming marami pong salamat. Yun o. Galing niyo po talaga, Dok Ana. Galing mo rin, Father. Ano mga tigasan mo ang Bautista? Bakit pa po kayo aalis dito? Alam mo kasi, Juan, may nakausap na akong clinic sa ibang probinsya nung paalis na ako. Pero huwag ka mag-alala. May kapalit naman ako dito. Pero iba yun, Dok Ana. Ikaw po ang kaibigan ko eh. Maski naman ako, Juan, mamimiss kita. Ang kakulitan mo. At higit sa lahat, yung paniniwala mo sa akin, dahil sa'yo, bumalik yung lakas ng loob ko. Kung anong klaseng doktor ako noon, alam kong kaya ko nang balikan yun. Dahil sa'yo, Juan. Kaya salamat. Salamat din po, Father. Good luck sa'yo, Doktor. Pero paano nga pala yung Anak Bayan Award? Marami ang may gusto kung kayo ang manalo. O di, babalik po ako dito, Father. Total, magandang pagkakataon yun para magkita kami ulit ni Juan. Ganun po. Sana nga po ikaw ang manalo, Dok Ana. Para magkita na po tayo ulit. Tingnan natin. Sige po, tida po namin kay ni Father sito. Tara. Na, Father. Ako, kailangan malaman ni Doña Tomasa ito. Masira pa lahat ng plano natin. Ang sabi ni Audrey, sa bibig mismo ni Father Sito niya narinig na malakas daw ang laban ng Doc Ana na yan para sa award. Mahirap naman po talagang kalabanin yan si Doc Ana, Doña Tomasa. Lalo na pagkatapos ng ginawa niyang paggamot sa mga bata. Narinig ko nga po sa tindahan ang tawag sa kanya. Hero, anghel, bayani. Yan ang tawag sa kanya ng mga tao. Hindi maaari ito, Margie. 10 taon na akong naghintay para sa award na yan. Hindi ako papayag na basta lang dumula sa kamay ko. Kung gusto ng San Juan Bautista ng isang bayani, ibibigay ko sa kanila. Oo, sino po? Sino pa? E di ako! Kailangan ko ng tauhan para sa plano ko. May kilala ka ba? May kilala po ako. Sinubukan ko manalo ng tama, pero ayoko na. Oras na para mandaya. Nasaan ang kasama mo, Margie? Andiyan na po siya, Doña Tomasa.